Ito po yung ating stock gear switch ng ating Fury 125. Meron pong dalawang copper yan para dun sa neutral. Pero pagdating po dun sa labas, isa lang po ang nakakonect dyan, papunta dun sa ating panel. Yung neutral lang po ang iilaw kasi isa lang po yung nakalabas. Pero pwede po natin gamitin yung isang wire para naman dun sa port gear. Pwede nyo pong dagdagan para sa port gear. Tapos yung isa naman po para sa neutral. Meron na po dating wire yan. Yung connector po dito, isang wire lang po yung nakalabas. Ngayon, kung gusto nyo lagyan ng port gear, kunagyan nyo po ng connection itong isang wire. Kaya dalawa po itong copper dito. Pero sa mga plano po maglagay ng gear indicator, ang kailangan nyo po ay yung Aura gear switch kasi lima na po yung 5 contacts na po yun. Hindi katulad nitong pang Fury, 2 contacts lang po. Pero ngayong araw, ang gagawin natin, gagawin nating 5 contacts. Itong ating 2 contacts gear switch. Nakita ko lang po ito na sa YouTube din. Pero iba yung ginamit nila. Pero ito gagawin ko, stack natin. Gawin nating 5 contacts. Ang kailangan nyo lang po, maghanap ng tatlong copper wire or yung metal, any metal contacts na sing laki or same size ng ating stock na gear switch dito sa ating stock. Para makabit po natin to, ang gagawin po natin ay drill at saka yung tawag dito yung bala ng pang drill na maliit para mabutasan natin yung ating stock gear switch. Ang ginawa ko po dito, kung mapapansin nyo, meron siyang butas. Nagawan ko na siya ng butas kanina. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ito binutasan. Kunin nyo lang po yung distance nitong dalawa para malagyan nyo po ng tatlong butas. Make sure lang po na yung butas na gagawin natin ay nakagitna dun sa dadaanan ng ating gear sensor sa may makina. So una ko pong ginawa dito ay gumamit ako ng drill. Binutasan ko po itong tatlong to ng dulo. Hindi naman po nagalaw yung dating wire ng stock na 2 contacts gear switch natin. So binutasan ko po siya hanggang dulo. Tapos papasok natin ito. Kapag ka-okay na yung pagkakalagay, next natin gagawin
ang next natin gagawin, ihinang itong limang wire na to ng ating connector papunta dito sa lima, para dun sa neutral, first gear, second gear, third gear at fourth gear. Wire, gagamit po tayo ng ano dyan, wire stripper. Tsaka soldering iron. Tapos soldering lead. Excuse me. Since ang kailangan lang tatlo, gagamitin ko po itong tatlo. Hinang ko po itong tatlong to dito sa tatlong connector natin, contacts natin. Tapos, itong dalawa, kakat ko na lang po at itatap dito sa stack natin. Para tanggalin ko na to at ito na ang papalit. Pagka wala kayong drill, pwede pong gamitin yung malaking drill na maliit ang bala para pambutas dito sa ating stock gear switch. So, gamit tayong panghinang para hinangan itong tatlo. Thank you.
kapag nahinang na po nating lahat, pwede na po nating idikit yung ating copper gamit yung ating glue gun para hindi po matanggal yung ating contacts doon sa butas na ating ginawa. Make sure lang po na flat yung surface ng ating 5 contact gear switch para hindi po sumabit yung ating gear sensor sa ating makina. Kung mapapansin nyo yung last na copper, hindi ko muna hininang, bali tinigit ko muna siya since nakalabas naman yung dulo nun dun sa lagayan ng ating wire. Kapag okay na lahat, i-tap po natin yung dalawang stock wiring ng ating gear switch doon sa natitirang dalawang wires sa 5 wires na connector na ating ginamit. Bali, hininang ko rin po ito, nilagyan ng electrical tape saka yung ating shrinkable tube. Ganito po yung itsura niya kapag natapos na po natin. Pero ipa-finalize ko pa po ito para magamit po natin na maayos. I hope meron na naman po akong naibigay na tulong sa inyo regarding po sa modifications ng and maintenance ng ating Fury 125. Ako nga po pala si Fury Moto. Please like, watch, and subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and thanks for watching.